Nag-share bread kami! Nakita po talaga namin si Sir Mike. In-attempt niyang i-rape si Miss Janet. At kung hindi pa kami dumating, baka napahamak na si Miss Janet. What can you say, Mr. San Luis? Ma'am, huwag ho kayong maniniwala sa mga bintang nitong mga batang to. Siguro, kailangan natin silang ipa-drug test just to make sure. Hindi kami nag-drugs! Ano ko po ako? Ganon? Eh bakit gumagawa kayo ng kwento? Hindi kami gumagawa ng kwento! Nasaan ang ebidensya nyo? At nasaan yung sinasabi niyong biktima ko? Di ba dapat siya yung nagre-reklamo? Mga anak, eh baka naman mali yung pinunta natin dito, di ba? Hindi, ma. Hindi, ma. Eh, yung sugat mo sa kilay, saan ang galing yan, ha? Ano? Ito? Oh. Natapa ako. Tumama yung kilay ko sa bato. Sinungaling ka! Tinirator ko yun, eh! Ma'am, ang mga bata talaga ngayon, ang lalakas ng imagination. Ma'am, kung na-violate ko si Ms. Sarmiento, dapat siya yung nagre-reklamo. Pero nasan siya? Wala. Bakit pa tayo nagsasayang ng oras? Andito na ako. Tapos na ang pananahimik ko. Ma'am, I'm ready to serve. Hi, miss. Alam mo, wala nang kawala yung mic na yan. Lalo na ngayon, ang dami nang lumitaw na biktima. Oo nga eh, grabe. Hindi mo talaga pwedeng i-judge yung isang tao sa nakikita mo lang sa kanya, no? Buti na lang, bubalik si Miss Janet, no? Kala ko kasi hindi na siya magpapakita eh. I'm sure tinablan yun sa pinalim natin sulat sa kanya. Malamang. Babe, gusto ko sanang magpa-thank you kasi hindi mo ako iniwan. Alam mo, for a while, naramdaman ko yung pressure. Naramdaman ko yung takot. Pero mas nang ibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi kita kayang pabayaan. Thank you. Babe. Bakit? Kasi ano, inaantok ako. Hindi ako masyado nakatulog. Ano, atid na kita? Gusto ko nang uwi. Atid na kita, sabalik na ako dito. Ano, tara na. Teka, bakit nabalik ka pa dito? Anong gagawin mo pa dito? Eh, kung matutulog ako sa bahay, nandun ako, tapos nandito ka. Mali mo, baka may makamit ako na mga magagandang girls. Aba! Babe! Joke lang, ikaw naman. Hindi ko gagawin siya. Mahal kita. I love you. Tara, atin na. I love you ka dyan, pero magagirls ka dito? Hindi, babe, tara. Hindi, promise. Gusto mo, patayin kita habang natutulog ka. Ay, alam mo, mas mabuti siguro kung habang natutulog ka, kung magkakasawa na lang. Nakikita pa rin po ninyo ang Boracay. Siguro kilalang kilala ito, pinag-uusapan to. Dahil hiyas ng ating bansa, itong bahaging ito ng ating dagat at ng ating buhangin dagat na talaga po namang may pagmamalaki ng buong Pilipinas. Sa totoo lamang, sobra-sobra po ang nagtatayo ngayon dito at nag-occupy ng island. Talaga hindi po matigil ang development. Hindi po mabuti yan. Ma-overload po itong hulo. At ito'y maaaring ikasira ng kalikasan. Kaya pinangangalagaan po ito ng Department of Environment and Natural Resources. Merong nagagalit, pero sa totoo po,
inililigtas natin ang Boracay hindi lamang para sa ngayon, kundi sa mga darating panghenerasyong mga Pilipino na makikinabang po dito sa hiyas na ito na may pagmamalaki po ng buong bansa at pakikinabangan ng ating ekonomiya. Hindi madali ang isang magyaring kayo maging isang witness o makatestigo sa isang krimen, lalo na kung kilala nyo ang gumawa. At ito'y isang napakalaking trauma para sa mga kabataan, lalo-lalo na. Nandun na ang takot sa kanilang dibdib sa posibleng mangyari kapag sila ay nagsubong sa kinaukulan. Kaya, mga kabataan, kapag kayo'y nalagay sa isang sitwasyong katulad dito, sa tabi nyo ang takot at gawin ninyo ang tama. Usapin ninyo inyong pamilya, inyong magulang at sabihin sa kanila ang nangyari. Pagtapat ninyo ang katotohanan. Dahil sa pagre-report ninyo sa otoridad, sila ang inyong makakasama na magbibigay naman ng lakas ng loob at suporta para sa inyong katayuan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating programa, Maynila, Larawan ng Bansa. Ito po ang lingkod, Sekretaryo ng Kalikasan dito at Siyensa, na nagsasabing, mahalaga ang kalikasan, atin itong alagaan. Kalikasan, atin siya. Was brought to you by Mega World, developer of Eastwood Le Grand Luxury Residences at Eastwood City, Charmy.